Hi sa ating mga kaibigan. Hello, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa atin at sa walang sawang nagbigay po sa atin ng inspirasyon upang pang ipatuloy po natin itong ating programa sa larangan ng social media sa YouTube, mga kapatid. So ako po yung magpapasalamat dahil sa 800 na subscriber. So kung bago ka lang dito, please subscribe and pindutin nyo din po ang notification bell upang kayo po ay ma-notify sa lahat po ng ating mga bagong videos. Okay, so sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon at ang ating pag-aaralan po ngayon, ang pamagat mo nito ay Jesus Christ is our hope. Kung mayroon kayong mga Biblia dyan, kunin nyo na po at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 32 to 33, sabi dito, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disown me before others, I will disown before my Father in heaven. Okay, so yan po ang salita ng Panginoon ay sinasabi dito na gusto niyang iparating po sa atin na natin tatanggapin ang Diyos bilang ating Savior. Hindi po natin ipakilala si Jesus Christ bilang ating Diyos sa lahat ng mga tao, niya tayo kikilalanin bilang kanyang anak. Pero kung ate siyang kikilalanin sa lahat ng mga tao, ang Diyos po, si Jesus Christ po, ay ipakilala din po niya tayo sa kanyang ama na nasa langit. Okay, so bakit po ba na pag-usapan natin itong temang ito? So, dahil mga kapatid, nung previous ko ng mga videos po, ay nagsasabi po doon na lahat po tayo mamatay. So, lahat po tayo ay haharap sa Diyos upang tanggapin kung anumang parusa o anuman ang ganti na ibibigay ng Diyos po sa atin. Tayo po ay mamatay, mabuhay. Isang beses lang tayo mabuhay at pagkatapos nito ay mamatay. At haharapin na natin ang paghuhukom ng Diyos po sa ating mga buhay. Paano po ba natin malalaman na secure na ang ating kaluluwa? Okay, so ngayon po, kaya sinabi ko po ito at ating pong pag-aralan po itong salitang ito na inihanda ko po ito para sa atin upang ating pong malaman. Jesus Christ po ang ating pag-asa ng ating kaluluwa po, mga kapatid. Mayroon po tayong apat na katotohanan na ating pag-aralan po ngayon kung bakit si Jesus Christ ang ating pag-asa sa ating mga kaluluwa o sa ating mga buhay. Okay, una, mga kapatid, sabi dito sa John 3:16, di ba sabi yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Okay, so alam naman natin yan, di ba, na si Jesus Christ ang ating pag-asa dahil siya yung pinadala ng Diyos Ama upang tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay? So, nagpapasalamat tayo sa mga Israelites dahil sa ginawa nila, dahil sa kanila lang yung salvation dati. Pero dahil sa ginawa nila at nagalit ang Diyos, tayo ay nagkakaroon na ngayon ng salvation, mga Gentiles. Okay? So, dahil sa kanyang pagmamahal po sa atin. Okay? So, dahil siya ang ipinadala ng Diyos ng Ama para sa atin at ang lahat na magtitiwala sa kanya ay maliligtas. Okay? So lahat po na magtitiwala sa kanya ay maliligtas. Sabi po ng 1 John 4:14, sabi dito na ating mapapatunayan na ang Diyos Ama ay kanyang ipinadala ang kanyang anak upang tayo ay maliligtas. Okay? So sa 1 John 4:14 na makikita po natin yun na mapapatunayan po natin na si ang Diyos Ama ay kanyang ipinadala ang kanyang anak upang lahat po na magtitiwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, yan po yung unang katotohanan na si Jesus Christ yung ipinadala dito upang tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Kung sino mang magtitiwala sa kanya at tatanak, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawang katotohanan, dahil binigay sa kanya ng Diyos Ama ang kapangyarihan. Okay? So, sabi ng Matthew chapter 28 verse 18, so, makikita natin dyan na ang Diyos Ama ay binigay sa Diyos Anak ang kapangyarihan upang siya po ang mamahala po sa ating mga buhay. So, saan po ba tayo pupunta? Kundi kay Jesus Christ dahil nasa Kanya na po ang kapangyarihan at siya po ang bahala sa ating mga buhay. So, wala na tayong ibang pupuntahan. Pangatlo, dahil wala nang ibang ibinigay sa silong ng langit kundi si Jesus Christ. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, na wala nang ibang ibinigay sa silong ng langit. Lahat po tayo, lahat po na mananampalataya sa Diyos,
lahat po ng mananampalataya sa kay sa ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil wala nang ibang ibinigay sa silong ng langit kundi si Jesus Christ. Okay? So alam naman po natin na simula pa lang nung siya ay ipinadala ng Diyos Ama dito sa lupang ito at siya ay sinilang hanggang nagkakaroon siya ng ministry dito sa lupang ito at hanggang sa ipinako na siya sa cross ng Kalbaryo ay natili pa rin ang kanyang pagpapakumbaba sa kanyang sarili upang mangyari ang lahat ng gusto ng Ama para sa kanyang buhay upang tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay? So kaya mga kapatid, si Jesus Christ ang ating pag-asa dahil wala nang ibang ibinigay sa silong ng langit kundi si Jesus Christ mga kapatid. At sabi pa nga ng John 20 verse 31 na kung tayo po ay mananampalataya sa Kristo, magtitiwal na siya ang Misaya na ipinadala ng Ama upang kung sino mang magtitiwala sa kanyang pangalan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, may liligtas. Wala natin ibang pupuntahan kundi si Jesus Christ na siya pong magliligtas po sa atin. Okay, pang-apat, muli. Dahil siya ang daan, katotohanan, buhay na walang hanggan, sino man ay hindi makakapunta sa Ama kung hindi po dadaan sa Kanya. Okay, so gayon po, sabi ni John, mga kapatid, sa John 14:6, na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Okay, so wala po tayong ibang puntahan. Kung mayroon sanang shortcut upang makapunta sa Ama, gagawin na sana natin. Kaso wala pong ibang daan mga kapatid kundi si Jesus Christ. So yan pong apat na katotohanan na ating malalaman na bakit si Jesus Christ ang ating pag-asa. Dahil mga kapatid, sa pamagitan po ng ating mga bersikulo ay pinapatunayan po dyan na wala na tayong ibang pupuntahan kundi si Jesus Christ. Paano natin masecure ang ating sarili, ang ating kaluluwa mga kapatid sa second life? Pagkatapos nating mamatay ay tayo po i-judge. Tayo po itatanggap sa parusa ibibigay ng Diyos sa atin. Pero kung tatanggapin natin ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba mga kapatid, kung ano ang inihanda ng Diyos sa atin para sa mga nananampalataya sa Kanya? Okay, so sabi po ng John chapter 14, verse 2 to 3 mga kapatid, sabi po ito, sa buhay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling ipaparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Sa 4, at kung saan ako paroon, nalaman ninyo ang daan. Okay, so yun yung sinabi ng Diyos mga kapatid, na siya ay, nung unang pagpunta po niya dito sa mundo, ay ang dinala po niya dito ay salvation. Bigyan po tayo ng opportunity upang magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan na ipiniprepare po niya sa atin. Di po natin tatanggapin si Jesus Christ sa ating mga buhay bilang ating Savior mga kapatid, ay ang ipiniprepare po niya na ito ay magiging wala rin silbi mga kapatid. Ang kanyang pagpapakamatay para sa ating mga kasalanan magiging walang silbi kung hindi po natin tatanggapin si Jesus Christ sa ating mga buhay. Okay. So, ang pangalawang pagbalik niya dito, sinabi niya na kung siya po ay makapaghanda na ng tahanan upang ating matitirhan, siya ay babalik na dito. Hindi na po salvation ang kanyang ibibigay. Hindi na po grace ang kanyang ibibigay po sa atin, kundi ay ang kaparusahan na po para sa atin. Ang ganti na po na ipiniprepare niya po sa atin. Okay? So, kung wala tayong Diyos sa ating mga buhay, kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ sa ating mga buhay, mga kapatid, ay wala po tayong salvation. Okay? So, ang ating matatanggap ay kaparusahan na walang hanggan. Pero kung meron tayong Diyos at tatanggapin natin, kikilalanin natin si Jesus Christ sa ating mga buhay bilang ating Savior, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan na i-prepare sa atin, ibibigay ng Diyos sa atin pagdating ng tamang panahon. Okay? So maraming salamat mga kapatid. Sana po ay meron po kayong natutunan sa ating programa ngayon at sa ating topic ngayon, bakit si Jesus Christ ang ating pag-asa? Dahil na po sa Kanya ang lahat mga kapatid. So, siya, sa Kanya ibinigay ang kapangyarihan at wala nang ibang ibinigay ang silong ng langit kundi si Jesus Christ. Okay? So, maraming salamat sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, at sana po mayroon kayo natutunan at sana ay hindi natin babaliwalain ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin babaliwalain ang ating mga buhay dahil po tayo ay mamamatay at hindi po natin nakikilala ang Diyos sa ating mga buhay, tayo po'y magdurusa
sa walang hanggang kaparusahan na ibibigay ng Diyos po sa atin. Okay, maraming salamat. Sana po muli ay patuloy niyo po akong susuportahan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mga kapatid, ako po'y magpapaalam sa inyo at maraming salamat. God bless. Hanggang sa muli.